Good day mga kamulberry! Welcome po sa ating channel. So today ay mag-a-update tayo ng aking na-prune na mulberries. So ito yung view ng aking harapan ng aking bahay. Ito yung ating mga mulberries na na-prune natin way back March 25. So 6 weeks after nating ma-prune, ito na po yung status ng ating mulberry. So nag-start na pong mag-red ang kanilang mga bunga. And there are fruits paunti-unti na nahihinog na. Like ganyan, meron na tayong nag-black na. So ganyan po ang week 6 ng ating mulberry matapos nating ma-prune. So sa week 6, meron na tayong mga paunti-unting mga hinog na fruits. And some are bago pa lang silang mag-red. Nabubuo na po yung mga berries nila during this time. Napakarami talagang bunga ng aking mga mulberries. Though napakainit ng panahon, meron akong na-observe hindi masyadong lumaki yung mga bunga nila this time dahil siguro sa init ng panahon. But other times na napuprune ako, malalaki naman po yung bunga. Nung last pruning ko ay malaki po yung mga bunga nila. Hopefully ay lalaki pa ito kapag nahinog na. So ganyan po karami ang bunga ng aking mga mulberries. 6 times na po itong na prune. Ika-6 na beses na po ito ng ating pagpuprune nitong aking mga mulberries. So ganyan po sila magbunga. Dahil nga napakaraming sanga, after pruning natin ay sumasanga po yung mga na-prune, naputol natin na sanga, and nadadagdagan po ang kanilang mga sanga, and nagdadala po ito ng napakaraming bunga. Kagaya ng nakikita ninyo dyan na namula-mula na mga bunga ng ating mga mulberries. So kapag nahinog na yan, hindi naman sila totally na sabay-sabay mahinog. Pero marami din kapag may mga nahinog dahil 9 pots po itong ating mga mulberries. So 9 pots, ganyan karami yung bunga. Bago pa lang po itong nag-red and nabuo yung mga berries nila. Sa ating week 7 siguro ay meron na tayong maha-harvest. Dito paunti-unti pa lang. Sa week 7, I think meron na tayong maha-harvest na mga hinog na bunga ng ating mulberries. Yung dark na talaga yung iha-harvest natin. Dahil kapag itong red ay maasim po ito. Kapag kinuha natin yung red ay parang kamyas. Napakaasim. Pero yung iba gusto nilang kumain ng ganyan pa. Yung red pa. Yung mga mahihilig sa maasim. But doon mo talaga malalasahan yung sarap ng bunga ng ating mulberry sa yung fully ripe na napakatamis. Wala talagang asim, matamis, and masarap siya kainin. Kapag ganyan, pwede mong lagyan ng asin. Kapag ganyan ang kulay ng mga mulberries na i-harvest, yung red pa. Dahil nga maasim siya. Yung iba gusto nila nung ganun, yung may asin. So yan lahat ng aking mga mulberries. Parang Christmas tree.
sa dami ng bunga. And thank you for watching!